Hi guys, Mommy Park is here. So in today's video ay pag-uusapan natin ang salitang huwag nakikialam sa diskarte ng iba. Pag-usapan din natin ang bashers at pag-usapan din natin ang tema ng pag-comment nyo sa mga vloggers, no? So again, we are going to talk about Ma'am Rose Jam bashers na ang hilig, no, na kapag ka pumupunta sa mga iba't ibang vloggers, eh kapag ka may hanas sa buhay sa isang vlogger, doon hindi mo malaman kung nagsusumbong ba o gusto lang bang asarin o gumawa ng gulo or whatever pa ang mga viewers na iba. So hindi ko nilalahat, guys, ha. Alam nyo ako, puyat na puyat ako. Wala akong tulog halos kasi alas dos na halos kami nakauwi ng bahay. Tapos hindi pa ako agad nakatulog. And then, balisa ako dahil napakainit. And then, ang aga ko pang bumangon kasi tinawagan ako nila daddy dahil yung kalahati ng order namin kay EKC ay dumating ng napakaaga na kailangan i-deliver ng maaga kasi yung area ngayon nila Kuya Joseph ng EKC na nagdi-deliver dito kasi sa kanila din yung soft drinks at saka alak eh, ay hindi dito ang kanilang area. Against doon sa way. So, kaya kailangan unahin muna yung aking delivery. Kasi, baka mamaya, hindi na naman ma-deliver dahil kahapon dapat na-deliver, pagod na pagod daw ang mga delivery boys. So, kaya naman dumating kanina. Nakita nyo naman yan. Wala akong tulog. So, prior pa that, then, nagising ako. Eh, hindi naman ako agad makakabango na yung as in agad-agad. So, syempre, first thing in the morning, nakitinitingnan ko ang cellphone ko, and then, nagtitingin ako ng notification. So, bakit sa notification muna ako tumitingin bago ko puntahan sa apps? Kung sa Messenger, kung sa YouTube, kung sa Gmail, bakit dun muna ako lagi sa notification? Kasi ang kinakatakot ko minsan, ay kapag ka, halimbawa, Messenger, na-open ko, yung pagka may mga ngamusta, kinakabahan ako. Eh, kung masin ko na, tapos, sinabi na, baka sabihin hindi ko pinansin, binaliwala ako, hindi ko talaga inintindi, eh baka kasi mamaya, alam nyo na, yung hindi naman lang nilalahat ko. Yung iba kasi na mag-PPM sa akin. Ay, nahulog. pagka yung salitang kamusta, kinakabahan talaga ako. Kasi alam ko nakasunod. So, pagka ganyan, hindi ko muna agad binabasa at ine-entertain. Kasi ayokong ma-stress na yung pagising ko ng umaga. So, kaya ako, pagka nakita ko sa notification, ginaganon ko yun sa cellphone. Nababasa ko lang yung mga una-una na mga message. No? So, nahagip ng aking pagbasa doon sa notification ng YouTube, may comment. Hindi ko ngayon alam kung saang video ko nag-comment. Ngayon, pinuntahan ko sa lahat ng comment na bago, nawawala. Pinuntahan ko sa aking Gmail dahil sa social, di ba may sa Gmail po natin, may primary tsaka may social na message. So sa social po, doon po pumapasok lahat yung mga comments nyo na nasa YouTube. Dahil naka-link po ang Gmail account namin sa YouTube studio namin o sa YouTube account, YouTube channel. Okay. So, punta ko, hinanap ko. Nawala na rin siya. Hindi na rin siya nag-appear. Cannot be open na. Wala. Ang nahagip po ng aking pagbasa ay, Mommy Park, ano naman ang masasabi mo sa isang vlogger na si Rose Jam na marami siya ngayong ganap at tipong may naiinis pa na viewer dahil sa 25K na sales. At ngayon, ang latest, mag-PPOS pa. Yun. Tapos may sinabi pa, hindi ba parang ang gara naman? Tapos hanggang dun lang yung nabasa ko, hanggang dun lang. Kasi meron pa siyang sasabi, meron anong comment. So dahil lutang na lutang ako, pinagpapawisan nga ako ng malamig. No? Ang ngayon, pinagpapawisan nga, wala ako halos tulog. So sabi ko, babalikan ko. Then, nag-clear na ako ng notification. Kasi nga, ganun muna ako sa umaga. Para, you know, hindi muna ako notification kung ano yung dapat importante kong mga sagutin. Kasi may mga ahente din pong tumatawag sa akin, nagme-message, na dadating sila, ganito, ganyan. So, may mga emails din akong inaabangan kapag nasagot na yung mga emails ko, ganyan. So, kaya, yun ang tumambad sa akin. Hindi ko na-screenshot. Dahil ang isip ko, kung pumalo sa aking kasi may icon po yan eh, YouTube Studio, dalawa po kasing notification ang papasok sa'yo kapag ka, ang alam ko kung subscriber mo siya. YouTube icon at saka, ano ba tawag dito, yung
yung YouTube Studio icon, no? So inisip ko mababalikan ko pa siya. Sabi ko saka ako nababasa, nagmamadali ako dahil nagbra lang po ako. Ito po pantulog ko, saka nag-short lang po ako. Ay, hindi pa nga po terno masyado yung short ko. Alam mo, United Colors of Benito na suot ko ganun. Dahil nagmamadali ako. Hindi ko nakakunan ko hang mag-toothbrush at maghilamos. Buti na lang nag-toothbrush ako kagabi, kanina madaling araw. So kaya hulas-hulas pa, bagong gising talaga ako nung pumunta ako dito sa store. Ngayon pa binalikan ko kanina, hinahanap ko nga. Tapos nag-PM na ako sa GC namin kasi sabi ko, hindi naman kumibo si ST, nag-sin lang. Ba may matagal-tagal pa bago may nakasin nung message ko, na sabi ko, ST, sino naman ba galit sa iyo? Sino naman ba ang ano sa iyo? Kasi tapos yung huli ko nakita sa post sa GC ni ST, namin ni nila ST, is yung kanyang product. So alam ko na ngayon na may product na lock siya, parang ganoon. Kasi so syempre, kumita na naman si ST sa akin. Kailangan ko na namang manood ng mga video niya. Dahil kailangan may babasihan tayo. Kailangan meron tayong paghuhugutan para maano natin, mapalakay natin at ating mapag-usapan, mapagnilayan. So, pwede po ba sa mga hindi ko pa mga kakilala na mga subscribers and viewers, kung kayo po ay nakasubscribe sa aming parehas ni ST, pwede po bang hilingin na kung mayroon po kayong hanas sa buhay, pwede po bang idiretso nyo na lang sa kanya, wag na po sa akin. Huwag nyo na pong isumbong sa akin. Kasi po, hindi ko po kasi po pwedeng saklawan ang buhay ng isang tao. Kahit po sabihin natin magkaibigan kami sa YouTube world, magka-team kami, hindi naman po lagi na may kay akong magsalita kay Ma'am Esti ng bagay na ano, no? Minsan nga kahit opinion, din ako nag-uopinion. Sa totoo lang. Ako kasi, kilala ko si Esti, basa ko siya. So, alam ko kung saan ako lulugar, kung kailan ako magsasalita. Kasi, ako kasi yung tipo ng taong, pag once na nagsalita ako, nag-advise ako or may sinabi ako, yun na yun, no? At kung sa tingin ko, dadating ka dun sa point na matigas ang ulo mo, at syempre yung ikaw masusunod, dahil buhay mo yan, negosyo mo yan, have it your way. Hindi ako makikialam, no? Kumbaga ba, may iba kang tinatahak eh, may iba akong tinatahak. De, walang problema dun. Ganon, no? So, kaya respeto ang tawag dun. Irespeto natin ang isa't isa. Yun ang tawag dun. So, kaya please, napapansin ko kung bakit pwede namang hindi ako ang i-link sa kanya. Dahil unang-una, hindi naman ako kasing dami ng subscribers niya. Hindi naman ako sikat. Hindi nga ako nagkaroon kahit isang beses ng endorsement, no? Na kumita talaga na literal na pera. Hindi ako sikat. 16 subscribers lang po ang meron tayo. Pero sa akin po malaki na yon, no? Para po sa lagi akong may video na kay haba-haba, nagkakaroon pa ako ng subscribers, masaya na ako doon. So, bakit ako? Bakit parang kasalanan ko? Ganon! Diba? So, huwag na po natin pinakikialaman pa yung buhay ng ibang tao. No, kung gusto po natin ma-inspire o may magpulot tayong mga tips and ideas, hindi, kinangkunin natin at iwanan natin yung sa tingin natin na hindi makabubuti para sa atin, na hindi tayo nasasaktan, no? So, advice ko lang ha, please lang, kung may hindi kayo gustong bagay na papansin or na hindi na kayo nasasatisfied sa pinanonood nyo, sa mga vloggers, pwede po kayong umalis. Pwede po kayong sa iba na lang tumangkilik na vloggers. Pwede naman yun kasi you have all the rights, di ba? Kasi kami rin naman, we have all the rights to block you, to message nyo ay i-delete sa comment section. We have all the rights, sa totoo lang. No? Ako hindi ko na yan ginagawa. No? Alam nyo po kung bakit. Tanggap ko na kasi sa sarili ko na pinasok ko ang social media. Tanggap ko na hindi maiwas ang nagko-compare. Sasabihan ka ng parang malita, parang ganito, ganyan. Kaya mas madalas talaga kaming mga vloggers, we always saying, dini-disclaim. Ibig sabihin kasi, hindi kami 100% sure. Tao lang kami, nagkakamali. Hindi laging all the time accurate ang aming informations. Pero most of our information ay tama at magkakaroon ng idea, magbibigay ng idea. Kaya po meron kaming tinatawag na dinidisclaim namin. Okay? And so, eto. So, nung medyo naka... Actually, hanggang ngayon, di pa po namin inaano. Ginagagalaw yung mga... Apakarami po namin aayusin ni, ano, ni May ng mga items. And so, nanood ako ng mga clips. Kasi wala na akong time manood ng sobrang habang video eh. So, nanood ako ng mga clips. So, si Esti nga ay merong... Punta ako ng FB, punta pa ako ng YouTube. Esti, ang dami mo nang kikitain na naman sa akin, ha? Manood ka lang ng video ko, ha? Na may kitain din ako sa'yo. Mayos ka. Ganun. Yun. So, syempre, kailangan manood tayo para meron tayong babasihan. So, meron siya yung isa sa pinaka-latest lang na naalala ko nung nakaraan. Dahil nung nasa FB ako, dahil ako po, nasa FB lang naman ako pagka may planning akong mag-post or kaya naman may hinahanap akong information, ganyan, or may hinahanap akong ahente, may hinahanap akong manufacturer, nasa FB ako. And then,
one, ang huli kong nakita talaga kay Este na post is yung naka 25k siya na sales, no? So, napanood ko siya na nung napanood ko siya, sabi ko, ay maganda, malaki, 'di ba? 25k, imagine. Kapag sasabihin mong nasa subdivision ka, ang 25k is 25k. So, yun yung napanood ko na huli, no? Pero kanina napanood ko nung naghanap ako, yung may nag-react doon sa kanyang post na maliit daw ang 25k, no? So hinanap ko din yung comment nung ano, comment nung nagsabi na yon, hinanap ko pa. Oo nga, sinabi nga. Tapos para daw sa kasama pa ang GCash load ganyan, is maliit daw ang 25k na sales ganyan. Tapos yung reaction din ni ST na pinanood ko din, napanood ko din. Tapos yung nag-react din daw yung ano, nag-react din daw yung isa. So pinanood natin, no? Halos hindi na mag-absorb sa ano ko dahil puyat na ako, guys, eh. And then yung huli naman na dahil meron pang ano, nasabi ay merong POS, ganyan. So naisip ko, siguro yung nag-comment na yon ay may alam talaga sa negosyo, no? So dun muna tayo sa nag-comment ng maliit ang 25k. Guys, alam niyo po bang kaming mga sari-sari store, no? Ako po kasi malaking grocery lang ng konti. Hindi sobrang laki, no? Groceryhan lang ako. At naka-level pa rin ako sa sari-sari store. Hindi ako mini-mart, no? So, kasi maraming nalilito pagdating sa business name, eh, no? Or pagdating sa industry or sa line of ano, line of business mo or klase ng negosyo mo or yung ini-specialize mo. Ako po kasi sa BIR, ang akin pong business ay sari-sari store, retail business specialized in liquor and tobacco. Yun po ang nakalagay sa aking COR, sa aking Certificate of Registration ng BIR. No? So tayo, iba-iba kung ano ang nailagay sa ating line of business. Okay, now. Or industry. Okay, now. Guys, para po sa mga nasa subdivision na usually po nagre-range to 50 hanggang pinakamalaki na ang 300 households na magiging sakop mo, masesentro ka, ganun po ang target market. Probable lang yon. So, more possible na halos exceed na sa 300 household ang masasakop mo, no? So, it depends pa rin kung saan kang pwesto. Kung nasa inner lot ka ba, kung nasa sentro ka mismo, nasa main road ka. So, it depends, no? At it depends din ang masasakop mo na northeast, southwest, 200 meters from your store sa household. Kasi yun yung para ma-access ka ng tao na mabilis kang mabilan, no? So doon po nagbabase yan. May mga vlogs po tayo tungkol dyan. So in my own opinion, ayoko nung may mga ganung tema ng salita. Masakit sa pandinig. Alam nyo kung sa akin yung sasabihin yun, maliit ang 25k, parang ang feeling ko ay kinansel nyo or binaliwala nyo ang isang pagsisikap ng isang nanay, isang babae na bumubuo ng career, bumubuo ng pag-asa sa buhay, gumagawa ng paraan para makatulong at makabuild up ng pamilya, no? So parang hinamak mo ang kapwa mo babae sa ganyang pananalita. Kaya for me talagang kahit ako masakit yon, masakit para sa akin yun. So normal lang na mag-react si SD. Wag na nating pag-usapan ang salitang pride and ego na nasaling. But for me, pag-usapan na lang natin yung effort ng isang babae. Effort, kasi ako more of woman empowerment ako, eh. Pag-usapan na lang natin yung parang sinabi mong naging useless ang aking mga pagsisikap sa lahat ng ginawa ko. Parang ganun yung magiging dating niya sa akin. Kasi napakahirap po ang isa ka sa tataguyod ng pamilya or isa ka sa breadwinner ng pamilya. Napakahirap pong obligations and responsibilities. And for other people to cancel it or to hamakin yon, no? Yung ganung yung manghamak ba ay parang hindi katanggap-tanggap, no? Why we cannot be happy in the victory of others? Why we cannot learn to clap in the victory of others? Hindi po ba? Pwede naman po mag-comment ng Madam, okay yan. Okay ang sales mo. Kaya lang sana mas malaki pa para sa kung nakabukod ang GCash or hiwalay ang GCash or load or ganyan sa groceries. So sana mapalaki mo pa. So parang mga ganun ba? More of encouragement, more of
pang-push na para mas lalong ganahan, ganyan. But when you saying na maliit ang 25K, dahil kung masaya si Madam para na nakamit niya yon at hindi naman kasi palaging dumadating yung ganung sales, so, pati na lang tayo maging masaya. Diba? Achievement ng tindahan niya yun eh. Achievement ng mga pagsisikap at paghihirap niya yun. So, kung ikaw ay talagang supporters, viewers, followers, at isa sa nilulook up mo si Ma'am Rose Jam, to say that or those things, napaka-harsh, di ba? Napaka-harsh. Huwag naman. Tandaan mo, babae ka din, di ba? Sa YouTube world, hindi dapat paungusan, hindi dapat payabangan. Dapat pare-parehas tayong ini-inspire natin ang isa't isa. Di ba? Kasi ako nga po, sabi ko nga po sa inyo, wala akong pagyayabang. Bakit? Kasi, marami akong mga viewers, mas malalaki pa negosyo sa akin. Marami akong mga viewers na mas may mga kabuhayang umaating kabupa kaysa sa akin. Pero maano mo yung mga iba dyan? Nag-PPM pa sa akin. Mami, paano po ba ang gagawin ko? May naisip po ba kayong magandang business? Kasi may property ako sa ganito, may property ako sa ganito. Mami Park, eto po yung aking building. Eto po yung aking yung hinahandle ng wife ko. Mami Park, meron po akong ganitong space. Ginawa ko po siyang tinda-tindahan. Na-inspire po ako na gayahin ang katulad po ng sa inyo. Mami Park, uuwi na ako ng Pinas. Magsisimula na akong magnegosyo. Diba? So, kumbaga ba, masarap po na ako sa tulad ko na 16K subscribers lang. Masarap po sa feeling na sa rami ng mga vloggers, mas sinik nyong humingi ng advice sa akin, mas sinik nyo na sa akin i-share ang inyong tagumpay. Masarap po sa feeling yon kasi pinagkakatiwalaan nyo ko, no? So, ang gusto ko lang ipabatid is, bakit ba sa akin yung sinusumbong ang hanas nyo kay Ma'am Rose Jam? Samantalang, yan po ay malapit na sa 100K subscribers. Ako po 16K subscribers lang. So, real talk lang tayo, no? Na parang, para saan, no? Hindi ko kailangan ng dahil baka isipin nyo pa, kailangan kong dumikit ng pangalan sa ibang tao para umangat ako. No, hindi ako aangat basta-basta. Alam ko yan. Alam nyo po kung bakit? Kasi po, ako, learning sang video ko at ang video ko po ay halos isang oras. Tulad ngayon, baka mag-isang oras tayo. No? So, yun lang po yung masasabi ko dyan at opinion ko. Please lang, stop hating, no? Stop spreading bad vibes. Pangit po sa negosyo yan. At hindi po kayo nakakatulong sa ibang tao. Huwag nyo pong maging daan kayo ng pagkasira ng loob ng mga aspiring nanay at aspiring woman na magnegosyo. Okay? Kung masaya po sila sa ganong sales at sineshare nila yan sa social media, lalo pat social media influencer, have it their way. Hayaan po natin. Karapatan po nila yon. Kung anong gusto nilang i-post, kung anong gusto nilang ipagmalaki, kung anong gusto man nilang i-flaunt dyan, sila yon, no? Hayaan natin. At kung ayaw natin, huwag tayong manood. Huwag tayong huwag tayong makialam. Diba? Okay. So, doon na naman tayo doon sa latest nga niya na post na POS. No? So, ito'y one day ago na vlog niya, na post niya sa, hindi ko kasi makita rito sa YouTube eh. Dito nakita ko sa dito nakita ko na finally sa kanyang FB account. Kasi, nung nagsisearch ako kanina, ang laging lumalabas lang talaga yung mga kanta ko na lagi ko siyang minimension. Kasi po, si Ma'am Rose Jam, favorite po niyang kanta dati, dahil kumakanta nga ako dati, favorite po niyang Dangerous, no, na ni Madonna. Si Madonna ba kumanta nun? You know she's a little bit dangerous. Yan, favorite niya yun. So, yun yung lumalabas. So, talagang kailangan kong talkalin, hanapin, pa literal, yung kanyang post tungkol dyan sa POS. So, kaya naman, ako ay pumunta, hinanap ko, no? So, sabi niya rito, tapos nagpaparesibo si Tomer. Pag-iipunan natin magkaroon ng POS, POS ang putol po yung hindi ko mabasa yung kanyang doon. Tapos dito sa kanyang YouTube ay tiningnan ko nga kasi yung mga niya, siya ay siya ay registered na sa BIR. Nako, for the longest time, congrats Ma'am Rose Jam, no? Welcome to the world of BIR. Okay? So, ayan. Nako po, dyan ay kailangan mataas na ang IQ natin. Dahil talagang iba na po pagdating sa BIR. Okay? So, syempre, sa kanilang lahat na kaming magkakapatid, halos, si Inay kasi, may BIR si Inay, parang related yata doon sa business ng asawa niya. Kasi batable yung business dati ng asawa niya. Parang, fabrication yata yung business ng asawa ni Inay Dineste Bodega. So, batable yata sila. Tapos, ako pa lang yung nagdi-discuss talaga dahil 2020 pa ay na-registered na ako sa BIR. So, kaya sa aming halos mga vloggers, ako yung mas madalas na mag-discuss at mag-vlog niyan. At sinishare ko yung kung paano yung mga simple and basic
sa BIR. So, dinidisclaim ko din yan kasi hindi naman ako 100% accurate. So, inaral ko siya din talaga. Okay. So, kaya ko po iyan, ano, kaya po kailangan natin mag-dig deeper. Kasi pag-usapin pong POS, eto na, pag-usapan natin ng POS. Alam niyo po dati, si Mami Park, nung ako po ay nag-extend ng isang tindahan, na, di ba una po, isa lang na unit as nag-extend ako. Ang pangarap ko po talaga dito, para hindi ako nahihirapan, is maging walkthrough siya at pupunta na lang sa akin yung customer para i-ano ko, para i-punch ko ang kanilang nabili. So, however, mahal po ang POS. Inaral ko po ang tungkol sa POS. Talagang sabi ko nga po sa inyo, eh, yung laman po ng aking Shopee cart at ng aking Lazada cart ay puro po save ng POS. Matagal, 3 years ago na. 3 years ago na po na may mga naka-add to cart dyan na mga POS machine. Napakatagal na po. Kasi nga, gusto ko nga po siyang gawin. Dati po, nung ako'y nasa dati pang tindahan, nag-vlog po ako nung yung apps lang ang gagamitin ko, tapos mag-bluetooth printer, yung X-Printer. Yan, isa po ako sa unang nagkaroon talaga niyan ng printing resibo kasi may Paymaya ako before. Hanggang sa hindi naman ako nagpe-Paymaya, hindi ko na siya nagagamit. And then, edi okay, no? Sinesearch ko yan. At humingi ako ng suggestion kay Daddy Park. So, dahil po dito, retail, may retail kami, hindi kami wholesale. So mahirap ang mag-iset kung paano namin siya makakount talaga. Tapos iiwan namin sa tindera. Usually po kasi ang mga businesses kaya po nag-POS. Unang-una po ang mga dahilan, bakit? Inventory. Kasi po may mga system na na-built in 'yan or program software na built in na wherein you can track your inventory management, no? Employee management, no? Tungkol sa kanilang pagpasok, pag-out, ganyan. May mga ganun na pong features. And syempre, sales, no? Yung mga after sales, no? Handyaan na po lahat 'yan. May mga ganun. At depende po sa features na gusto mo, kaya mas mahal kung mas maganda ang features na kukunin mong program or software. Okay. Another thing is, dahil nga po mas more of retail talaga kami compared sa wholesale. Manageable na. Manageable in a way na busy lang, pero manageable. Okay? So sabi ng daddy, mas more of magkakaroon ng queuing ang tao. Kasi unang-una nga, mas matagal sa totoo lang kapag ka, nasa retail ka, tapos nag-PPOS ka. E pwede namang mag-manual, mas mabilis. Okay? So ngayon, so napaisip ako kasi may point nga naman ng daddy part nyo. So sabi ng daddy part, kung gusto mo ng inventory na meron ding formula, at kahit yung best friend ko nagsabi, pwede silang gumawa ng basic inventory program sa laptop ko na matatrack ko pa din kung inventory lang ang gusto ko. Okay? So, ibig sabihin, solved na yung ano na hindi ko naiisipin pa na magganyan-ganyan. And then, to observe, many establishment and businesses here na mas compare sa akin na mas malaki ang kanilang wholesaling business. Tindera lang po talaga meron sila. Hindi na po nag-PPOS. So, naisip ko, oo nga, ano, ang dami ko ang mga kakilala. Minsan, literal, nakakilala ko pa. Lalaki ng negosyo, ang dami nilang stocks, million. Pero, hindi naman nag-PPOS, no? Pero, nagtatagumpay naman sa araw-araw na kanilang operations. So, in part, sa part naman ni Ma'am Rose Jam, if gusto niya yon at makatutulong sa kanya, why not? Hindi natin sinasaklawan yon. No? So, inaano ko lang sa part ko, hindi siya helpful sa akin. No? Hindi siya ganun ka-helpful para sa akin. At hindi pa time. Kasi, kapag ka talagang literal na napakarami na naming items, na as in talagang lahat halos ng items namin, na ino-offer namin ng wholesale, baka man na pa i-consider ko. Pero still, hindi pa rin. Bakit? Ano ang mga dahilan? So, eto, makinig kayong mabuti dahil learnings ito. Kapag ikaw ay naglagay ng POS machine, pwede kang makabili ng POS machine na outright. Sabihin, kahit saan ka lang na mga gumagawa niyan o nagpo-produce o nagbebenta niyan, and even online platform or online Shopee and Lazada na mga shopping, pwede ka makabili, pwede ka maka-appeal with already built-in software program na mga features na maaari mo talagang magamit. Sa mga salon, sa mga kainan, mga fast food, or yung mga simpleng halimbawa shake, no, na yung iba dyan ay bakit may POS silang binibuild? It is because usually ang pinatatao talaga nila dyan ay mga tindera lang. So, kailangan ma-monitor yung kanilang ibinibenta. So, kapag may POS, walang lusot.
dito po hindi, dito po may lusot kahit may POS ka na. Bakit? May retail kami eh. Eh, ikaw ba, ipapunch mo ba ang pisong candy, dos na candy, 8 pesos na chicheria, tapos mag-generate yan ng resibo. E di napakagasta po niyan sa resibo. E di talo pa ako. Talo pa ako sa resibo niyan. Dahil mag-ano po yan ng papel eh, yung roll paper, marami po ako niyan. Pakita ko lang po guys ha. Ayan oh. Marami po akong roll paper kasi meron po akong X-printer dati. Okay? So, 57mm yata size niyan. So, hindi siya advisable, no? Kasi ang gusto ko, kung ako magkakaroon niyan, ang gusto ko yung dahil mapagkakatiwala ko na ang tindahan talaga, literal, sa mga tindera, na mo-monitor ko na lang sila sa CCTV at hindi sila makakakupit talaga, literal, ng benta. E, paano po dun sa mga bibili ng candy, bibili ng isang pirasong kape na maliit na halimbawa po ay Nescafe sticks, mga ganyan, ipipos mo pa ba yan? Diba? Bechin, magic sarap, ipipos mo pa ba yan? So, hindi siya practical, ika nga, no? So, tayo dito, real talk, ha? Ma'am Esti, kung mapapanood mo to, real talk lang to, ha? Ako, I have nothing against sa lahat ng gusto mo, sa lahat ng pangarap mo, sa lahat ng gusto mong gawin. Kasi, may mga gusto ka, at buhay mo yan. Hindi naman ako nagbigay dyan kahit piso, wala man ako ambag dyan. So, ito lang dahil para matapos na rin ang issue at magkaroon tayo ng pare-pares na learnings. Okay? So, dinidisclaim ko po ang video na ito. This is not for bragging. This is not for mentoring someone. So, kung makikinig po kayo at i-absorb nyo, edi okay. Kung hindi, bahala na kayo. Kayo nasa sa inyo na yun. Okay? So, kasi ako talagang, ito na ako. Wala na talagang magagawa talaga. Nagre-real talk lang ako. So, anyways, balik tayo sa POS. So, yun po. So, hindi siya practical. No? Then, ito pa. Kapag po pumasok po kayo, pag po may POS kayo at kayo po ay BIR registered, pwede po kayong bumili na hindi nyo de-declare kay BIR ang POS for monitoring of inventory. Pero huwag nyong i-display sa tindahan. Itago nyo sa loob. Hindi nyo i-display. Why? Once po kasi na iyan ay na tax map kayo at nakitang gumagamit kayo ng POS, 50K to 500K po ang penalty. Pag kayo po ay nakitaan na hindi po naka-registered ang POS nyo. Pangalawa, kung naka-registered naman po, wala na kayong lusot pagdating sa sales nyo na i-declare. Ang gross nyo, wala nang lusot. Why? Pati ang ano nyo, inventory list nyo, why? It is because lahat ng mag-generate na income, na gross, na na-punch sa inyong POS machine, matik po ang report niyan, yun po ang ipiprint out nyo at magiging declaration nyo. Dahil nire-register po ang POS machine kay BIR. So, ibig sabihin, instead na gumaan ka sa taxing dahil pinapayagan na under ng Republic Act, Republic Act 17996 po ba yun? Yung nakaraan na binlag ko tungkol sa taxing na ease of tax paying. Na tinaas po ang threshold sa pagre-resibo. So, pag tinaas po yung threshold, ibig sabihin po, pabor sa atin yun ang mga maliliit. Bakit? Kung dati po, 100 pesos lang ang nabili ng customer, dapat resibuhan mo na. Ngayon po, kailangan po pwede na 500 pesos pataas, saka mo palang re-resibuhan. Hindi po ba? Ang resibo na ating ini-issue kay customer, yan po ang ating ide-declare sa ating libro na BCR. Tama po ba? Kasi yun po ay cash receipt, no? Yun po ay i-declare natin. So, ibig sabihin, pag po naka-POS, walang limit ang resibong i-declare mo. Kaya maliit ang purchases or not, kung dumaan sa POS, declared yan. Pag naman po naka-manual na invoice ka lang, mas makokontrol mo pa. Kasi meron namang hindi nang hihingi talaga ng resibo. So, you don't have to issue a receipt. Tipid ka pa sa resibo. Dahil tinaas ang threshold eh, 500 nga. So, nagagets po ba? Taxing tayo, no? So, yun po yung disadvantage ng meron kang POS na hindi mo siya i-declare sa BIR. At kung i-declare mo naman, ay wala kang lusot. Lahat de-declared mo as in. Magugulat ka pa pag tiningnan, ay meron nga po ako nakasabayan sa ano eh, sa, yung minsan sa BIR eh. Ang kanila pong business ay express, ano, parang remittances siya. Kaya lang, yung remittances nga, dumadaan sa POS. So, talagang pagtitingnan mo yung naging expenses and ano nila, pag ibabangga, parang sa loob lang ng 7 buwan, ang nag-gain lang na revenue ng owner,
ay 230 pesos. Literal, 230 pesos. So, parang nakakaano naman yun, di ba? Parang may something wrong. So, ganun po yun. Kapag po kayo ay naka-POS. So, ako, gustuhin kong mag-POS for inventory and ano lang. Kaya lang kasi, parang nonsense pa din. Kasi nga, may retail kami. No? So, mas abala siya. Okay na kami calculator. No? Actually, halos lahat naman dito sa amin na mga negosyanteng mga katulad ko na at saka yung mga mas malalaki pa ng konti sa amin, hindi naman naka-POS yan eh, mga tindera lang. Tapos naka-monitor lang si may-ari, naka-upo sa isang sulok at tinitingnan yung mga tindera at minsan ay siyang nagsusukli. Ganun. So kami, ganun na ngayon ang ginagawa namin. No, hindi namin basta-basta pinapahawak ng pera. Nakatingin kami, naka-monitor kami. Pero yung sasabihin mo talaga magsusukli ng malaki, hindi na namin pinapahawak. Hindi ko na pinapahawak. Hindi na nakaka-access basta-basta ang mga tindera sa mga kaha ko at sa mga pera ko. Okay, so yon, no, hindi rin siya safe. Nasasabihin ko, kung ganitong klase lang, kahit kay Ma'am Rose dyan, hindi siya safe na sa kung pwede nang iwan sa tindera para hindi makakadukot. Hindi siya safe. Kasi kung may retail ka, hindi siya safe. At meron, at kung hindi ipapasok sa POS ang benta, no, sana kung time to time nakamonitor, diba? Or nahandyan talaga physically. So, yun lang po ang gusto ko nga i-discuss pagdating naman dyan sa usaping POS. Ang POS machine po ay isang obligations, no? Okay lang yan for monitoring, pero hindi mo i-display sa iyong negosyo. Kasi pag na-tax map ka, 50 to 500K po ang penalty. Pangalawa, at ang mga surges pa niyan, no? Ang pangalawa is, kung naman nakadeclare sa BIR, hindi ka magkakaroon ng luwag sa pagde-declare. Kasi nga, i-declare mo lahat, no? At magastos siya sa... Tapos pag nagka-problema ka pa sa internet, kung pinapaganay niyan ay internet, masakit sa ulo yung maintenance, no? Kasi tatawag ka ng technician, tatawag ka ng ano. No, so kung hindi naman sobrang queuing, at minsan lang naman na queuing ang tao, minsan lamang naman sumusugod ng bonggang-bongga, occasionally lang naman, siguro pwede na magtiyaga, wag na muna, no? For me ha, para sa akin. Kasi kami naman dito, nag-gain kami ng 25 to 30 to 35,000 a day ng sales, no? Minsan, no, kahit walang okasyon, pero kaya naman namin, no? Ano naman namin, napagtatagumpayan naman. At saka alam ko, may tindera si Mama, no? May tindera si na may mag-assist, no? At saka walkthrough siya, 'di ba? So ibig sabihin, usually ang mga pumupunta sa counter niya. Kami po kasi tindera ang pumupunta sa counter namin. No? At kahit pumapasok ang mga customer na iba, semi-walkthrough kami at namimili, still tindera pa rin na mag-a-assist bago makarating sa amin dahil hihingi na lang sukli sa amin. Or, i-check muna namin kung tama ginagawa ng tindera, lalo na kung trainee, saka namin susuklian. Ganun lang. So, just a piece of advice. So, para everybody can see the learnings here, everybody can also think about it, no? Kung gusto nyo din na magkaroon ng POS machine, ipupush through nyo, there's no problem with that. Hindi natin hinahadlangan yung mga kagustuhan nyo sa buhay. Ako nga, gusto ko rin yan eh. Sa totoo lang. Gusto ko din. Kasi gusto ko mag-practice ng ano. However, yun nga ano ni ST, gusto ko eh. Yung electrical, ano niya? Electrical pink pa. Electrical, ano ba yun? Calculator. Hindi ako bumili kahit afford ko naman. Bakit? Hindi kasi siya kailangan pa rito. Eh, sa calculator nga lang eh. Sarap ng... Pag galit na galit ka na, naiinis ka na. Pag hindi nagigets talaga yung pagkikwenta sa calculator, parang iba na yung gusto mong magwala na sa inis eh. Eh, tuturuan mo pa ng electrical dahil lalo na nakakainis. Diba? So, gusto ko lang ano ha, yung kasi mga pinagdadaan akong dilema. No, ako kaya, oo, okay lang kami. Eh, ang kaso, syempre, mga tindera, hindi mo naman po pwedeng hindi tuturuan yan kasi nagtatransaction din sila. So, yun lang. Kaya hindi rin ako bumili. Kahit pwede naman. Tapos, yung sa POS, dati pa gusto ko nang bumili, pero to think the advantages and disadvantages, sabi ko nga, pag di makakatulong, kahit afford, hindi ko ginagawa. Kasi, mas iniisip ko kung ano yung mas makabubuti sa negosyo. Yun lang naman yung sa akin, no? So, yun lang yung gusto kong ipaano. Again and again, kung may makakapanood naman nito, at galing sa ating, ano, galing sa viewers at followers at loyal subscribers ni Ma'am Esty, eh, huwag niyo akong i-bash, ha? Kasi ako, nag-react lang din ako. Nagbigay lang tayo ng opinion para pare-pares nating malinawan. Kasi, dati kasi eh, parang galit na galit sa akin. Gustong mangain yung mga ibang subscriber at viewers ni Ma'am Esty dahil nga, feeling nila, ano eh, hindi ko naman inaaway si Esty. Hindi ko naman inaano, nananahimik naman ako rito, di ba? So, kaya nga sabi ko sa inyo, pag may hanash kayo sa mga gusto niyong kausap, gusto niyong, or pinapanood niyo, tinatangkilik yung mga, ano, mga, ano ba tawag yan? YouTuber. Sa kanilang channel na lang kayo dumaing. Huwag na sa akin. Okay? Huwag na sa akin. Kasi,
minsan kahit ano eh, nilalagay niyo pa ako sa alanganin eh, hindi ang tahi-tahimik ko, ang ganda-ganda ng nangyayari sa buhay ko, okay ako, tapos magpapasok kayo ng bad vibes, di ba? Kung may problema kayo, nahirapan kayo sa negosyo, ganito, may nangyayaring ano, may dilema kayo at gusto niyo matuto, gusto niyo mag-aral, PM niyo ako o kaya i-comment niyo diyan. Tutulungan ko kayo, bibigyan ko kayo ng advice, okay? Pero kung yung mga galit, mga ines, wag na, please lang. I have too much na para intindihin pa yan, di ba? I have too much na in life para iisipin ko pa. Wala lang akong time eh. Sige na, ha? Okay? So, see you again in our, ano, in our, dami namin gagawin. See you in our next vlog. So, this is Mommy Park, ang nagsasabing tindera is my proud career. Fighting! Bye!